Hi everyone, this is Claire Nature Lover. Welcome back to my YouTube channel. This is the first hiking adventure for this year 2024. Panibagong taon, panibagong adventure. Kaya ang aming first adventure for this year ay pupunta po kami sa Taimoshan. It is the highest peak here in Hong Kong. So right now, we're here at Tsuen Wan Station Exit A dahil po papunta na kami sa aming way papunta doon sa Taimoshan. So let's go guys! Let's hike together with my friends, my unis, for this is our first time hiking for this year 2024. Alam nyo guys, na-miss kong mag-hike dahil for the year of 2023 ay bihira kami nakapag-hiking. Masyadong mga busy ang mga person. Siguro nakapag-hike lang kami ng 2 times or 3 times. Kaya hindi po kami nakapag-gala-gala talaga. Hindi ako nakapag-vlog about nature last year. So hoping this year ay ma-continuous ko na yung aking content about nature. So right now guys, we're here at Tsuen Wan Station, Exit A, and then hinanap namin yung bus 51 dahil yun po yung papunta doon sa Taimoshan. So right now we're here na, nag-aantay na po kami ng bus para maka-start na ang aming pag-hike. So let's go guys, let's hike with us! Enjoy watching! Medyo may katagalan nga guys yung pag-aantay namin ng bus. Siguro kakaalis lang nung bus papunta doon yung sinunda namin, kaya ito medyo nag-aantay pa kami. Nung araw na po yan na nag-hiking kami ay napakalamig, siguro mga 15 degrees, kaya medyo balot po kami niyan. So ayan guys, malapit na. Hindi pa pala. Eto na talaga guys, andito na yung bus 51. Ito ang maghahatid sa amin sa pinakababa ng Taimoshan. So ang pamasahe po namin dyan ay $10. At nung pumasok nga kami ay marami ng nakasakay, kaya ito standing position kami. Medyo puno na. So ayan guys, siguro yung biyahe namin dito ay around 15 minutes din. Medyo may katagalan, medyo malayo-layo din. Kaya habang nasa biyahe, muni-muni muna, tingin-tingin sa bintana. This is it. Babaan na guys. Andito na kami. So, dahan-dahan lang sa pagbaba dahil maraming bababa. At nung nakababa nga kami ng bus, nako guys, napakalamig po. Ang lamig pala dito sa lugar na to dahil yung pinanggalingan namin ay malamig lang. Dito naman sa lugar na to ay mas malamig pa dahil nasa bundok na nga po kami. So, ayan po. So hanapin na namin ngayon ang daan papunta doon sa Taimoshan. May sinusundan pala kaming vlog din dyan para hindi kami maligaw. So ganyan po kami dito pag meron pa kaming pupuntahan. Syempre mag-research muna kami kung saan yung daan para hindi nakakaligaw. Para naman hindi sayang yung oras namin. Kasi kung iba yung dinaanan mo, syempre maliligaw, diba? Sayang yung oras. Sabi doon sa vlog na sinusundan namin ay maglakad daw kami ng 5 minutes para makita yung aakyatan namin. So ayan guys. Pero bago kami nakarating doon ay nadaanan nga namin to. Meron kaming nakitang
puno ng cherry blossom. Syempre, hindi namin palalampasin to, guys. Kaya lalapitan namin at magpi-pictures kami, syempre. Ayan, guys, nakikita nyo ba yan? So, bibihira po kasi kami makakita ng ganyang puno. Taglamig na po dito ngayon sa Hong Kong, kaya ayan, namumulaklak na yung cherry blossom. Nandito nga po kala, nandito pala kami, guys, sa Yuen Long. Sorry naman na bubulol na ako. So ayan, guys, lalapitan muna namin para makita yung kagandahan ng puno. Ayan, guys, ang ganda niyang tingnan, saka mabango. Ayan, guys, first time ko makakita ng cherry blossom na talagang nakatayo. Kasi nakakita lang ako yung mga display lang sa mall. So ito talaga, guys, totoo na talaga to. Ayan, ang ganda niya, tsaka ang bango. Ayan, guys, tingnan nyo. Ilang hindi lang kasi masyadong nakikita dito sa cellphone ko yung kulay niya, dahil against the light po yung video natin. And aside nga po sa cherry blossom, ay nakita ko rin po itong bulaklak na tong lavender na to. Para siyang tumitingkad pag nasisinaga ng sikat ng araw. Ayan, guys, yung purple. Ayan, ang ganda niyang tingnan, ang tingkad ng kulay. Siyempre, hindi natin pinalampas to. Magpipicture din tayo dito. Siyempre, more memories, di ba? May mga kasabayan din pala kami, guys, na nagtitake ng picture dito. Ayan, ang gaganda ng camera nila. Ang lalaki tsaka ang haba. Sana all, di ba? Oh, ayan, guys, busy si Lolo magpicture sa cherry blossom. At dahil siguro malapit na po yung Chinese New Year, ay namumunga na tong ket-ket na to. Ayan, guys, ayan. So may bakod, hindi tayo makakuha. Charot. Ayan, bawal pong pumasok. Ayan, namumunga siya. Hindi ko alam kung anong klaseng ket-ket yan or ibang klaseng lemon siguro yan. May cherry blossom din po dun sa loob. Ayan po. So, ganun pala talaga yung cherry blossom, guys. Puro bulaklak lang talaga siya. Walang dahon. Oh, ayan. So, pabalik na tayo, guys. Dahil nag-spend na tayo ng maraming oras dito. Hindi pa kami nakaakyat. Ay marami na kaming nakaing oras sa aming hiking. So, ayan, guys. Bago kami umakyat, syempre nag-take picture muna kami dito sa pinaka-starting point namin. So, ayan. Oh, talagang posing-posing muna tayo. And this is it, guys. This is the real starting point. So, ito talaga yung pinaka-entrance ng Taimoshan. Dahil paakyat na po yan, yung kalsada papuntang taas. So, ayan. Bago kami, syempre, umakyat, ay take picture muna. Hindi na mawawala yan. Itong aking mga uni, syempre isa-isa muna kaming mag solo picture. And this is it, guys. Ito na ang aming start ng paglalakad. So ayan, kanya-kanya kaming bit-bit. Meron nga pala kaming baon na macaroni salad. Shout out sa aming friend dyan na may butihing puso na masipag magdala ng aming pagkain. Ayan, guys, yung pinakaunahan na may dala-dalang red na bag. Macaroni salad po yan. Yan po yung aming baon papuntang Taimoshan. Dahil syempre masarap kumain pag nandun na kami sa taas. Ayan, kanya-kanya kaming bit-bit, guys. Ako, meron din akong bit-bit, hindi nyo lang nakita. And dito nga pala, guys, sa bungad ay meron dito nagmamaraton, dahil ngayong araw ay sineselebrate nila yung marathon day. So ayan po, may mga kasabay kaming nagmamaraton paakyat doon sa bundok. Ito po yung kanilang finish line. So ayan, guys, nadaan na namin sila habang paakyat kami. At habang naglalakad din kami, guys, ay napapansin ko na puro kalsada lang yung dinadaanan namin. Yun pala kasi ay yung dinaanan namin ay pure kalsada. Pero kung sa kabila kami nagumpisa dahil po mayroong ibang way na paakyat, yun po yung batuhan. So ito pala yung sinasabi ng isang kaibigan ko, na kung aakyat kami, mas okay na dumaan kami sa kabilang side para parang ma-feel talaga namin yung pag-hiking, dahil batuhan po yun. Pero dito sa way na dinaanan namin ay kalsada talaga.
So yan, pero okay lang naman dahil medyo yung kalsada ay paakyat din po, nakakahingal din talaga siya. So yan guys, nadaan na namin, nakita nyo yung mga nagmamaraton. Nakakasalubong namin sila. Tamang-tama lang to guys sa aming parang nag-i-start kami na mag-hike ulit dahil medyo matagal nga kami hindi nag-hiking. So okay lang to yung daan na to. Hindi masyadong mahirap pero nakakahingal. Kasi kung magbabatuhan kami agad baka manakit lalo yung katawan namin. So as beginner, okay lang to. Dito lang tayo sa medyo maayos na daan pa. Dahil kung nag-hiking po kami dito guys, ay hindi po ganito ang dinadaanan namin usually. Ang dinadaanan po namin dito ay talagang matatarik na bato. So, dito po sa napili naming pag-hikingan ngayong araw ay medyo okay pa yung daan. At dito sa point na to, syempre gutom na kami. Kaya naghahanap na kami ng aming place na pwedeng kainan. Dahil syempre may mga bit-bit kami guys, mabigat po yung macaroni na yan. Kaya naghahanap po kami ng table na pwede kaming kumain. So ayan guys, kakain muna kami bago umakyat para naman mabawasan yung bit-bit namin. Diba? Para paraan lang. So nakakita na kami dito ng pwede namin pagkainan. Syempre meron kaming baon na maraming pagkain para naman hindi magutom yung mga tiyan namin pag paakyat na kami. Syempre ang hirap naman umakyat guys pag gutom, di ba? So ayan, kakain muna kami guys dahil nagutom na rin yung mga kasama namin. At para naman mabawas-bawasan yung pagkain namin na dala-dala at hindi mabigat. So ayan guys, kain muna kami. Meron ako ditong nilagang itlog guys na baon ko at syempre yung aking tinapay. Hindi mawawala ang nilagang itlog dahil nasa diet pa po ako, hindi ko pa po na-reach ang aking goal weight. Ito nga pa lang aking mga kasama. Ayan, pa-cute muna tayo saglit. Ito si Sharon, si Rose and Sherry. Yan po ang aking palaging mga kasama dito pag nagagala kami. Meron kaming pagkain na macaroni salad, bihon, tsaka burger. O di ba, puro carbohydrates yan. Carbo loading muna tayo para meron tayong lakas umakyat ng bundok. At dahil tapos na po kami kumain, ay start na po kami sa aming pag-hiking. So sa part 2 ng aking vlog ay ipapakita ko sa inyo ang mga view ng mga dadaanan namin. That's all for today's guys. Thank you for watching.